So, what's up mga kokote? It's me again, Kuya Jet. Welcome sa Quadernos when learning is the name of the game. At kung bago ka pa lang sa aming YouTube channel, pindutin mo lang subscribe, like, and share button para maging updated ka sa aming videos. Mga kokote, another educational vlogs na naman tayo at dadako tayo ngayon sa Araling Filipino kung saan ipagpapatuloy natin ang Florante at Laura. So katatapos lang natin sa may akda nito na si Francisco Balagtas, at kung hindi mo pa napapanood ang video nito ay maaaring pumunta ka muna doon at panoorin. And for this video ay pag-uusapan natin ang kaligirang pangkasaysayan ng Florante at Laura. Ayan, so kung gusto mo pang may malaman ukol dito, kung grade 8 student ka, ayan, so pagpatuloy mo lang ang panonood ng video ito. So ang Florante at Laura ay sinulat ni Francisco Balagtas or Baltasar noong taong 1838. Yun, so panahon ng pananakop ng mga Espanyol sa ating bansa. So sa panahong ito, mahigpit na pinatupad ang sensura. Kaya't pinagbabawal ang mga babasahin at palabas na tumutuligsa sa pagmamalabis at kalupitan ng mga Espanyol. Dahil sa pagkontrol ng mga Kastila, ang mga aklat na nailimbag sa panahong ito ay karaniwang patungkol sa relihiyon o di kaya ay sa paglalaban ng mga Moro at Kristiyano na tinatawag na komedya o Moro-Moro. So gayon din ang mga diksyonaryo at aklat pang gramatika. Sa kabila ng mahigpit na sensura ng mga Espanyol ay naging matagumpay pa rin si Balagtas na mailusot ang kanyang awit dahil relihiyon at paglalaban ng mga Moro at Kristiyano ang naging tema na ginamit niya dito. So bagamat naiugnay niya pa rin ang pag-iibigan ni Florante at Laura. So napakatalino talaga ni Francisco Balagtas. Yan, naitago niya sa pamamagitan ng mga alegorya ang mensahe ng pagtutuligsa at pagtutol sa kalupitan at pagmamalabis ng mga Espanyol. So napaka-bright ni napaka-witty ni Francisco Balagtas dahil naisip niya na itago ang mga simbolismong ito sa pamagitan ng mga alegorya, di ba? So si Francisco Balagtas ay gumamit din ng mga simbolismong kakikitaan ng pailalim ng diwa ng nasyonalismo. Ang mga tauhan at mga pangyayaring nagdulot ng kaawa-awang kalagayan ng kaharian ng Albania ay kasasalaminan ng mga naganap na kaliluan, kalupitan at kawalang katarungan sa Pilipinas sa ilalim ng pamamahala ng mga Espanyol. Yan, so masasalamin din sa akda ang tinutukoy ni Lope K. Santos na apat na himagsik na naghari sa puso at isipan ni Balagtas. Una, ang himagsik laban sa malupit na pamahalaan. Ikalawa, ang himagsik laban sa hiduwaang pananampalataya. Ikatlo, ang himagsik laban sa mga maling kaugalian. At huli, ang ikaapat, ang himagsik laban sa mababang uri ng panitikan. So ang Florante at Laura ay tinuturing na isang obra maestra ng panitikang Pilipino at sinasabing nagbukas ng landas para sa panulaang Tagalog noong 19th century. So sinulat ni Francisco Balagtas ang akdang Florante at Laura sa wikang Tagalog. Yan, sa kabila ng mga Pilipino noon ay gumagamit na ng mga wikang Espanyol. Ang awit ay inialay ni Balagtas para kay Celia o Maria Asuncion Rivera, ang babaeng minahal niya ng labis at pinagmulan ng kanyang pinakamalaking kabiguan. So sinasabing isinulat niya ito sa loob ng selda kung saan siya nakulong dahil sa maling paratang napakananang mayamang karibal na si Nanong Kapule. Ang malabis na sakit, kabiguan, kaapihan, himagsik at kawalang katarungan naranasan ni Kiko sa lipunang kanyang ginagalawan ay siyang nagtulak sa kanya upang likhain ang walang kamatayang Florante at Laura. Ang awit ay isang tula na nagsilbing gabay at nagturo sa mga Pilipino ng maraming bagay. Ito ay naglalaman ng mahalagang aral sa buhay tulad ng wasdong pagpapalaki ng anak, pagiging mabuting magulang, pagmamahal at pagmamalasakit sa bayan, pag-iingat laban sa mga taong mapagpanggap o mapagkunwari at makasarili. Gayun din ang pagpapaalala sa madla na maging maingat sa pagpili ng pinuno sapagkat napakalaki ng panganib na dulot sa bayan ng pinunong sakim at mapanghangad na sayaman. Ayan, so pinakita rin sa akda ang kahalagahan ng pagtulong sa kapwa maging doon sa may magkaibang relihiyon tulad ng Muslim at Kristiyano. Ayan, so dito nga masasabi natin na hindi dapat magkaroon ng diskriminasyon ukol sa relihiyon. So dapat tayo ay nagkakaisa ang mga Muslim at Kristiyano.
So sa panahong ito, ang mga kababaihan ay mailalarawan na mahinhin, hindi makabasag pinggan, at mahina. So binigyan din sa akda ang taglay ng lakas ng kababaihan sa katauhan ni Florida. Yan, so si Florida yung nagpakita na ang mga babae ay malalakas. Si Florida ay isang babaeng Muslim sa halip na maging sunod-sunuran lang sa makapangyariang kalalakihan sa kanyang paligid tulad ng nakagawian ng kababaihan noon, pinili niyang tumakas mula sa mapaniil na sultan at harapin ng mag-isa ang mga panganib sa labas ng palasyo at mga kagubatan upang hanapin ang kanyang mapawalay na kasintahan na si Aladdin. Siya rin ang pumutol sa kasamaan ng buhong na si Adolfo sa pamamagitan ng kanyang palaso. So siya yung pumatay kay Adolfo. So ito'y mga katangiang taliwas sa mga katangiang madalas gamitin sa paglalarawan sa kababaihan, lalo na noon. Sa halip na siya ang hinanap at iniligtas, siya ang naghanap at nakapagligtas pa ng buhay ng kapwa niya babae. So ang akdang Florante at Laura ay gumabay hindi lamang sa mga pangkaraniwang tao, kundi gayon din sa mga bayaning nagmulat sa diwang makabayan ng mga Pilipino. So sinasabing si Dr. Cerizal ay nagdala ng kopya ng Florante at Laura habang siya ay naglalakbay sa Europa at naging inspirasyon niya ito sa pagsulat ng kanyang nobelang Noli Me Tangere. So sinasabi ring maging si Apolinario Mabini ay sumipi sa pamamagitan ng sarili niyang sulat kamay ng kopya ng awit habang siya ay nasa Guam noong taong 1901. So bagamat napakatagal ng panahon mula nang isinulat ni Francisco Balagtas ang awit na Florante at Laura, ay hindi mapasusubali ang mga aral na taglay nitong gumabay sa ating mga ninuno at mga bayani ay nananatiling makabuluhan ang kop at makagagabay pa rin sa mga Pilipino hanggang sa kasalukuyang panahon. Alam mo ba na hindi Florante at Laura ang original na pamagat ng Florante at Laura, kundi ito ay ang pinagdaan ng buhay ni Florante at ni Laura sa kahariang Albania kinuha sa madlang kwadro, historiko, pinturang nagsasabi sa mga nangyari ng unang panahon sa Imperyo ng Gresya at tinula ng isang matuwain sa bersong Tagalog. Yun po yung original na pamagat ng Florante at Laura. So kung kaya mong kabisaduhin yon, so good luck. Ayan. So mahaba talaga siya, guys. So, what's up mga kokote? It's me again, Kuya Jet. Thank you sa pakikinig ukol sa kaligirang pangkasaysayan ng Florante at Laura. Alam ko na amaze ka or alam sa mga grade 8 dyan. So, ayan. So, bonus na to sa inyo. Ayan. So, medyo advanced kayo masyado kasi inuna ko ang Florante at Laura. Ayan. So, thank you po sa pakikinig because learning is the name of the game. So, goodbye! Look.